Purihin ng Diyos, isang mapagpalang araw po sa bawat isa na nanonood ng channel na ito. Ako pong muli ang inyong lingkod, Brother Ray Moncada. At ito po ang programang Tanong at Sagot. Isa pong spiritual content na tumatalakay sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sa video pong ito ay atin pong pag-aaralan kung ang Sabat ay para lamang sa mga Hudyo o para din sa lahat ng mga tao. Sa pananaw po ng mga tunay na Kristiyano sa ating panahon, ay sumasampalataya po na ang Sabat po ay para sa lahat ng mga tao. Yan po ay maliwanag na pinatutunayan ng banal na kasulatan. Sa kasaysayan po ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo, ay pinatutunayan po ang ganitong pananaw. Ito po ang ipaglilingkod po namin sa bawat isa sa inyo. Ano po ang katunayan sa Biblia na ang Sabat po ay ginawa ng Diyos para sa lahat ng mga tao? Pakinggan po ninyo ang talata na aking babasahin. Dito po sa aklat ng Marcos, sa Kapitulo 2, ang talata po ay 27 hanggang 28. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Ang binasa ko po sa inyo mga kaibigan ay mismong pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po pahayag ng ating Panginoon? Ang sabi niya, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at hindi ang tao ng dahil sa Sabat. Dito po ay pinatutunayan ang isang katotohanan na hindi maaaring itanggi ninuman. Ang sabi ng Panginoon, ang Sabat ay hindi po para sa mga Hudyo lamang, kundi para po sa lahat ng mga tao. Si Kristo ang Panginoon ng Sabat. Ayon sa Panginoon, ang Sabat ay ginawa para sa lahat ng tao. Ito'y nagpapakita lamang na hanggat may tao, ay mayroon pong Sabat. Ngayon, yun po bang pananaw na ang Sabat ay para lamang sa mga Hudyo? Ito po ba ay sinusuportahan ng banal na kasulatan? Pakinggan po ninyo ang talata na aking babasahin. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, sa Kapitulo 18, ang talata naman ay 4. At siya'y nangangatwiran tuwing Sabat sa sinagoga at inihikayat ang mga Hudyo at ang mga Grego. Dito pa po sa aklat pa rin ng mga gawa, sa 14 ang talata po ay 1. At nangyari sa Iconio na sila'y magkakasamang nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo. At nangagsalita ng gayon na lamang na anupat nagsisampalataya ang lubhang marami sa mga Hudyo at sa mga Grego. Ang binasa ko po sa inyo mga kaibigan ay kasaysayan po ng ministeryo ni Apostol Pablo. Ang sabi po sa talata na ating binasa, si Apostol Pablo ay malimit mangaral sa sinagoga ng mga Hudyo. Ano po pinatutunayan ng Biblia? Ang sabi po sa talata, nung mangaral si Apostol Pablo ay nagsisampalataya ang lubhang marami sa mga Hudyo at sa mga Grego. Sa makatuwid, kahit po nung panahon ng banal na kasulatan o ng Biblia, ay hindi po pinatutunayan o sinusuportahan ang kaisipan na ang Sabat ay para lamang sa mga Hudyo. Katunayan, si Apostol Pablo ang nasusumpungan at nahihikayat niyang sumampalataya kay Kristo sa sinagoga ay ang mga Hudyo at ang mga Grego. Hindi po mga Hudyo lamang. Yun po mga Grego, ito po yung mga hindi Hudyo o mga lahing hintil. Sa makatwid, noong panahon ng pangangaral ni Apostol Pablo, ay mapapansin na ang mga hinihikayat o pinapangaralan niya sa mga sinagoga na pinupuntahan niya ay hindi lamang mga Hudyo, kundi mga Hudyo at mga Grego. Kung gayon, maging ang mga Grego o hintil ay mga nangingilin ng Sabat sa mga sinagoga. Sino po halimbawa sa Biblia ng mga tao ng Diyos na nangingilin ng araw ng Sabat? Ang una, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagkakatawang tao,
ay makikita sa buhay ng ating Panginoon ang kanyang pagpapahalaga sa araw ng Sabat. Pakinggan po ninyo ang talata na aking babasahin. Dito po sa Aklat ng Galacia, sa Kapitulo 4, ang talata po ay 4. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Ang talata po na aking binasa ay mismong pagtuturo ni Apostol Pablo. Ang pagtuturo na ito ni Apostol Pablo ay may kinalaman sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po kanyang ipinahayag? Ang sabi po ng talata, nung dumating daw yung takdang panahon, ay isinugo daw ng Diyos ang kanyang anak sa paraang ito'y ipinanganak ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Dito po ay pinatutunayan na ang Panginoong Jesucristo, siya po ay namuhay sa ilalim ng kautusan. Ang kautusan na tinutukoy dito, obviously, ito po yung aklat ng Old Testament. Sapagkat nung time na ito ay hindi pa po nakukumpleto yung buong aklat ng New Testament. Kaya kapag bumabanggit sila ng salitang kautusan, ito'y laging tumutukoy sa Old Testament. Isa pa pong talata, dito po sa aklat ng Lucas, sa Kapitulo 4 ang talata po ay 16. At siya'y napa sa Nazareth na kanyang nilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumapasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindi upang bumasa. Ito po record ng banal na kasulatan patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Alam po ng lahat na ang ating Panginoong Jesucristo kasama ng kanyang magulang, sila po ay naghahanap buhay din kagaya ng mga karaniwang Hudyo. Subalit mapapansin na ang isang Hudyo, ugali po nila mula sa pagkabata na kapag araw ng Sabat ay hihinto po sila sa paghahanap buhay at papasok sa sinagoga upang ipangilin ang araw ng Sabat. Ganon din po palibasa ang Panginoong Jesucristo ay isang Hudyo mula sa kanyang pagkabata. Ugali niya na pumasok sa sinagoga upang dito ay mangilin ng araw ng Sabat. Mula pagkabata, ugali ni Kristo ang pangingilin ng Sabat sa sinagoga. Bilang isang Hudyo ay ginagawa din ni Kristo ang ugali ng isang Hudyo na pumapasok sa sinagoga tuwing araw ng Sabat upang mangilin ng banal na araw. Ngayon, matangi po sa ating Panginoong Jesucristo. Sino pa po ang halimbawa na lingkod ng Diyos na nangingilin ng araw ng Sabat? Ang pangalawa ay si Apostol Pablo. Pakinggan po ninyo, dito po sa Aklat ng Mga Gawa, sa Kapitulo 18, ang talata po ay 4. At sapagkat ang hanap buhay niya'y gaya rin ng kanila, ay nakipanuluyan siya sa kanila at sila'y nagsigawa sapagkat ang hanap buhay niya'y gumawa ng mga tolda. At siya'y nangangatwiran tuwing Sabat sa sinagoga at hinihikayat ang mga Hudyo at ang mga Grego. Kagaya ng Panginoong Jesucristo, ugali ni Apostol Pablo ang pangingilin ng araw ng Sabat. Si Pablo ay gumagawa ng tolda kasama ng ibang mga alagad. Ito po yung kanilang hanap buhay. Subalit mapapansin na tuwing araw ng Sabat ay hindi sila naghahanap buhay kundi nangingilin sila ng Sabat sa sinagoga na siyang dakong sambahan nila noong panahong iyon. Dito ay pinatutunayan na kahit si Apostol Pablo ay walang kaisipan na ang Sabat ay para lamang sa mga Hudyo. Katunayan, ang kanyang pinapangaralan mga Hudyo at mga Grego. Ibang iba pa rin sa pananaw ng iba na ang Sabat ay para lamang sa mga Hudyo. Si Apostol Pablo nangangaral hindi lang sa mga Hudyo kundi maging sa mga Grego. Sino pa halimbawa sa Biblia lingkod ng ating Panginoong Diyos na nag-iingat at nangingilin din ng Sabat? Ang pangatlo, ang mga Kristiyanong Hudyo. Ang unang bahagi ng mga mananampalataya ni Kristo ay mga Hudyo po. Bago po sila mahikayat sa pananampalataya, sila po ay nangingilin na ng araw ng Sabat. Subalit nang nahikayat sila sa Kristyanismo, itinigil na po ba nila ang pangingilin ng araw ng Sabat? Pakinggan po ninyo ang talata dito po sa Aklat ng Lucas sa 23, ang talata po ay 56. At sila'y nagsiuwi
at nangaghanda ng mga pabango at ng mga ungwento. At ng araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa utos. Ito po pahayag ng banal na kasulatan. Tagpo ng ang Panginoong Jesucristo ay namatay at naipako na po sa krus. Katwiran kasi ng iba, nung naipako daw si Kristo, yung Sabat po, naipako na sa krus kasama ng lahat ng mga kautusan. Subalit pinatutunayan ng Biblia, nung napako na sa krus ang ating Panginoong Jesucristo at namatay na, pinatutunayan na nagpapatuloy sila sa pangingili ng Sabat. Katunayan ang sabi ng Biblia, at sila anya'y nagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango. At pagkatapos nito, sila anya'y nagpahinga ayon sa utos. Sa makatuwid, nananatili na ang mga Hudyo na nahikayat sa Kristiyanismo ay nangingilin ng araw ng Sabat. Sino pa po halimbawa sa Biblia lingkod ng ating Panginoon na nangingilin at nag-iingat din ng araw ng Sabat? Ang pang-apat, ang mga Kristiyanong Hintil. Tandaan po natin, noong nahikayat po ang mga Hudyo sa Kristiyanismo, hindi po ito nagpatuloy sa kanilang lahi, kundi ito po ay lumawak at nahikayat maging ang mga Hintil sa pangangaral ng mga lingkod ng ating Panginoon. Mapapansin na nung nasumpungan at napangaralan ng mga Kristiyano ang mga Hintil, sila po ay may kamalayan na sa pangingilin ng araw ng Sabat. Pakinggan ninyo ang tala ng Biblia. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, sa Kapitulo 15, ang talata po ay 20 hanggang 21. Pansinin po ninyo ang tala ng Biblia. Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyosan at sa pakikiapit at sa binihi at sa dugo. Sapagkat si Moises mula ng unang panahon ay mayroon sa bawat bayan na nangangaral tungkol sa kanya. Palibhasa'y binabasa sa mga sinagoga sa bawat Sabat. Sana po napansin ninyo yung talata na aking binasa. Dito po ay may mga binanggit. Una po, ang mga Kristiyanong Hudyo. Pangalawa, ang mga Kristiyanong Hintil na nahikayat sa pananampalataya. Ang pangatlo, binanggit din yung sinagoga ng mga Hudyo, which is yung dapo na kung saan nangingilin at sumasamba ang mga Hudyo. At ang pang-apat ay ang araw ng Sabat. Sa mga talatang ito ay pinag-ugnay ang apat na ito. Mapapansin na si Apostol Santiago, na isa sa mga tagapanguna sa iglesia, ay hinikayat niya yung mga Kristiyanong Hudyo kasama ng mga apostol na apat na lang yung ipagbawal sa mga Kristiyanong Hintil. Yun po yung lumayo sa Diyos-Diyosan, sa pakikiapit, binigti at sa dugo. Ano po yung kanyang katwiran? Ang kanyang katwiran, no need na daw po kasi na banggitin o ulitin sa kanila ang lahat ng kautusan, sapagkat noong unang panahon pa daw o dati pa, bago pa nila mapangaralan ang mga Hintil, ay meron ng mga sinagoga ng mga Hudyo doon po sa mga bayan ng mga Hintil, na kung saan napapakinggan nila yung kautusan ni Moises tuwing araw ng Sabat. Kaya madaling nahikayat ang mga Kristiyanong Hintil sapagkat familiar na sila sa sinagoga, sa Sabat at sa kautusan ni Moises. Isang matibay na katunayan o tala sa Biblia na ang mga Kristiyanong Hintil, sila po ay mga Sabat keeper. Kaya nagtataka po ako sa mga lumalaban sa pananampalatayang ito at madalas nilang itinatanong na may mababasa ba sa Bible na ang mga Kristiyanong Hintil ay inutusang mangilin ng Sabat. Subalit sa talata na ating binasa, mapapansin na hindi na po sila kailangang utusan sapagkat ginagawa na po nila ito nang masumpungan sila ng pangangaral ng Ebanghelyo. Katunayan, apat na lang yung idiniin ng mga apostol sa mga Hintil sapagkat ito kasi ay karaniwan na nilalabag na kautusan ng mga Hintil. Sila po ay mahilig sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sila po ay mahilig makiapit. Karaniwan lang sa kanila yan kung ano-ano yung kinakain nila at kumakain sila ng dugo. Kaya ang sabi ni Apostol Santiago, huwag na nating ulitin yung buong kautusan, apat na lang. Kasi napapakinggan na nila ito sa sinagoga tuwing araw ng Sabat sapagkat yung kautusan ni Moises ay binabasa na sa kanila.
Bilang pagre-recap po, ay atin pong napag-aralan at napatunayan na ang Sabat po ay hindi lamang sa mga Hudyo, kundi para din sa mga Kristiyano o para sa lahat ng mga tao. Ang sabi nga po sa pinag-aralan natin, ang mga tala sa Bible na mga lingkod ng Diyos na nangingili ng Sabat, ang Panginoong Jesucristo, pangalawa si Apostol Pablo, pangatlo ang mga Kristiyanong Hudyo na unang nahikayat sa Kristiyanismo, at ang huli ay ang mga Kristiyanong Hintil. Isang matibay na katunayan na ang Sabat ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para rin sa lahat ng mga tao. Hanggang dito po, magandang araw. Pagpalain po tayong lahat.